daw magawa ng video ng dalawa. Papalitan kong treasure. Naantok na ako eh. Yun. Alam ang gagawin niya? Eh, ito po sa inyong problema eh. Ah, yeah. Ako magkakamera sa inyo. Yes. Galingan mo ha. Ready, boss. Okay. Sige, ako na bahala dyan. Turuan mo na mag-module si Phil. Turuan mo na mag-module si Phil doon. Ako na bahala dyan sa dalawa. Hindi ba sa labat? Oh. So hindi yellow yung pinaglagyan ko, blue. Kasi bawal pala yung yellow bag ngayon na gamitin. Yun. So yung dalawa, mag-overtime. Magpapalit ng compressor ng aircon. Kalasin nyo na yan. Yan o. Bakit naka-blue ka? Favorite color na, boss. Ikaw, boss. Parang, ano ah, alam mo bang bawal dito yan? Uniform ba yan? Ayan, so magpapalit sila ngayon ng compressor. Sure ba na compressor yan? Opo. Kasi, pinawalan na rin namin ng Trinity. Eh, open. Windings niya, open. Sige, sige. Kalasin niya, check. Pinakakabahan ako sa suot mo, Dado, eh. Ha? Pinakakabahan ako sa suot mo. Favorite? Barbie was Barbie. Sabi ko na, Barbie. Pero si Dado po, bagong ligo yan. Yan. Hindi lang po halata. Kasi kanina, pumunta kami doon sa kabila. Naglabas kami ng basura. Eh, yun. Pero actually, 3 days lang naman. 3 days lang? Oo. Pwede niya swerte ko eh. Kasi kapag ka daw naliligo, hindi bibigyan ng ayuda. Ayan. Sige. Kami yung tester at i-check mo. Pakita natin. Akabit. So, ayan yung unit. Actually, bagong-bago yung unit eh. Bago pa to. Parang kung tutusin is under warranty siya. Hindi ko lang alam kung bakit hindi nila ipinasok sa warranty. Yun yung unit na chinek nung nakaraan nila. Pero ang naging findings nila is compressor na kagad. Ayan. So bunutin nyo yung compressor. Ayan. Alam mo. Pabunot na siya. Okay, so ipakita nyo yung resistance nung gamitin nyo na lang yung ano, analog saka yung digital. Kung may analog and digital, boss Dado. Yun, ang maganda doon, inilawa ni boss Dado. Ayan. So actually, first time din namin na ma-encounter itong ganitong problema na yung compressor niya is open. Ayan o. Tingnan nyo. Pakikita natin. Tanggalin mo yung ilaw mga boss Dado. Ayan. Okay, hindi gaano makita. Ayun. Tingnan, ilawan mo ulit. Pero mamaya na, pag nakalas natin, para may pakita sa kanila. Yan, open. Open yung ano, yung compressor. Ayan o, walang resistance. So, medyo blurred pa yung aking tester. Pero, sige, kalasin nyo muna para may pakita natin. Ayan. Okay, so babalikan ko kaya pag nakalas nyo na yung compressor ha.
Uubusin ko na yung salabat ko. Salabat. Ano ba ito? Busy? Iisigat din ito. Lipat na lang dito para lima ito. Ay, sensor, sensor. Palasin nyo lahat ng ano sensor. Iangat nyo na para malinis yan. Pati yung takip na nasa likuran, kalasin nyo rin. Ayan. Total, wala naman yung ano eh. Wala yung karga na refrigerant. So, gawin nyo na lang. Tanggalin nyo na yung tubo muna. Para makakilos kayo ng maayos. Ayan. Tapos mamaya natin ibabalik ulit. Ilang buwan ka na dadong nag-OJT? Dalawa. Pero sa araw, ilang araw ka na nakapasok talaga? Yung araw, ilan ang tansya mo? Depende po siya. Minsan, linggo ko hindi po pasok. Kaya nga eh. Hmm. Ayan. Pero may natutunan ka ba? Marami, boss. Anong natutunan mo? Marami ko minom. San Miglite. Pero dati, may inom ka, hindi? Hindi. Ano boss? Ayan. Ngayon. Ayan na. Ay, natutunan din, boss. Ayan na, marunong na. Ayan o, mapapansin nyo yung compressor. Bagong, so, actually, bagong-bago pa. So, hindi naman yan nawawala talaga sa mga unit. Kahit naman doon sa ibang mga brand, may mga lumalabas na ganyan na nagkakaroon ng problema. Matusukalan na ulit natin. Ayan, hindi, kalasin muna siguro ng diretso. Papakalas na. Ayan. So, ipapakalas ko muna itong compressor. Wait lang. Wait, ayan. Para makita natin. Okay. So, nag-provide kasi ng compressor nito eh, yung customer na din na nagdala dito. Nitong unit. So, hindi nila na-determine yata. Ewan ko kung service center to or tawag dito. Customer. So, alam ko service center din may-ari dito. Ayan. So, pinalas na muna ulit nila yung tubo. Ayan. Actually, kahit ako first time kong makakita ng compressor na nag-open na ganito, kadalasan yan, stack up ang loob. Or hindi. Pero ito, open siya. Ayan. So, babalikan ko sila mamaya kapag natanggal na sa pagkakain ng... Okay. Ayan, so ito naman dalawa na nag-OJT sa atin, eh, veterano na ang datingan. Ayan, so yung mga minor problem or kahit mga major problem ng ating mga board, so nasusundan na nila. And yung mga ganito, katulad nito, so sila na nag-findings na compressor ang problema. So mamaya, papakita natin kung ano yung pagkakaiba niya dun sa bagong compressor na ikakabit natin. Okay, so antayin ko lang sila makapagbaklas ng compressor. Okay, so ayan, nagkakalas sila ng compressor ngayon, yung dalawa. Yun. Ayan. So ako kasi hindi ako nagtrabaho kanina kasi medyo masakit yung lalamunan ko, kaya ayan, hininom ako na sa labat. Yun. So babalikan ko lang yung dalawa na nagbabaklas ng compressor. Yun. Okay.
itong itutok sa akin. Hot na nga ako, tututok. Pagaling ni Dadong magtanggal ah. Sana na sanay, boss. Hot na nga ako eh, initin mo pa. Okay. So ayan, nabaklas na nila yung compressor. Mainit pa yan ha. Iangat mo ng long nose. Gamitin mo. Nakalas ba yung tornilya? Sa likod na lang po, sinin mo makalas. Ah, wala yung pandukot. Kaya pandukotin, no? Kunin nyo doon sa sasakyan yung pangkalas. Kaya? Wala po, tignan natin. Long nose gamitin mo. Parang mainit ah. Takin mo na long nose. Hindi na lang. Lungusin mo. Okay. Atak. Yun. Bali ng dado. Pakilo mo na yan. Tanso. Ang bilisan big light. Patamigin mo muna para may pakita nyo yung ano, resistance. Yan. Galit na galit. Ayan, boss. Ayan, tabaklas na, boss. Ayan, so nakalas na nila yung compressor. Ayan. Okay, so kunin mo yung ano, digital lang gamitin mo kaya. Kasi hindi makita yung pointer niyan eh. Yung isa, yung clock. Yung maganda to. Ayan. Yung pang pang malupitan. Ayan, so yan yung compressor niya na na-determine natin na defective. So ipapakita ngayon sa inyo ni Patrick and Dado kung bakit natin nasabing defective yung compressor. Ayan. Okay. So ito, nakaset sila sa resistance and yan o, yung WBU. Ayan o. So, wala, eh lipat mo sa kabila. Ayan o. So yung compressor niya, open. Ayan. So, open. Okay, open ang WBU o UBW. Yan o, walang resistance. So, yung winding niyan, maaaring sunog sa loob or nag-open talaga siya. So, malamang yan, nasunog yan. Okay, ngayon, ang tanong, bakit siya nasunog? Yan ho ang hindi namin masasagot kung bakit nag-open. Yung board yata niyan is normal. Malalaman natin yan kapag kinabit natin. So, kunin niyo isang compressor. Yun, nasa likod mo. Ayan, so yan yung bagong compressor. Kahapon dinala kasi yung compressor na yan. Yung nagdala dito is yung nakasasakyan ng H100. Eh, nabalaho. Nabalaho doon sa daan. So hinata ko pa yung sasakyan niya kahapon. Para makaalis. Ayan. So ito yung bagong compressor. Ayan, so ipakita mo yung WBU. Ayan, no? May hangin pa talaga. Ayos ah. Yun. So, mayroon pa siyang pressure, boss. Pressure. So, balik ikutin mo nga para makita yung CSR na yan. Yung WBU. Ayan, okay. Okay, ayan. Natatakpan mo ng kamay yung tester. Ihabante mo ng konti. Okay. Ayan. So, ayan. Tingnan nyo sa tester. Ayan yung resistance niya. Ilan yung nakuha mo? 4.8 ohms. Okay, so ilipat mo sa kabila. 4.8 ohms. Ayan. So, ang lumabas sa kanya is 4.8 ohms. Okay. Ayan na, yung kabila.
Yun, 4.8 ohms. Okay, so ilapit mo tong isa para makita nila. Yan. So inverter po itong unit na ito, ha. Yan. Ito yung defective, boss. Okay. So ayan, nakatutok siya sa WB. WB. Yan o, open o. Okay, lipat mo. W. Okay, yan, open. So ilipat mo to sa isa, yung good compressor. Yan. WB. Okay, yan o, 4.8 ohms. So ilipat mo sa kabila. Yan. So 4.8. Ayan. Okay. So balancing balance yung bago. So open. Yan, maliwanag na open yung isa. Open. Okay. So parehas naman. So nag-provide ng compressor si yung may-ari na ng aircon, yung nagdala dito. Okay. So sa amin, kami na lang magkakabit. Ayan. Okay. So 100% sure tayong defective si compressor. Okay, so ikakabit na nung dalawa nating technician na tong dalawa na to, hindi na to OJT. Kasi parang mas bitirano pa to sa akin. Okay. Dado, sa sunod po lang isusuot mo, ha, para balanse. Barbie, oh. Barbie. Tapos uniform na natin niya, red, pink, and yellow. Okay. So yan, nagpagawa na ako ng uniform red, pink, and yellow para balanse tayo. Hindi tayo nababatikos. Ako, boss. Okay. Ayan. Blue wala. So supporter lang daw to si blue. Supporter ni pink. Okay. So ikapit nyo na. Sige. So antayin lang natin matapos na maibalik para maipakita natin sa inyo kung magra-run siya or aandar na ng diretso yung compressor. Pero yung ating defective compressor, ayan, sureball tayo. 100% defective dahil open siya. Open, wala yung resistance. Patay yung compressor. Ayan. So, ang number ng compressor, tingnan natin kung mapupokus natin. Ayan. Okay. And 180 volts. Ay, no, no, no. Okay, 410. Ayan. Okay. Pasok na pasok. So, ayan. Okay. So, ang ginawa nila dito, binunot na lang nila dun sa pinaka terminal. Ay, yung ano, dulo. So, binunot nila para may babalik natin sa original yung pagkakahinang niya. Okay? Ayan. Silverad natin. So, parang hindi pinalitan ng compressor. So, parang balik original, ha? Original, boss. Yung pati hinang, okay, boss. Okay, gandahan nyo yung hinang, ha? Takpan nyo kasi yung pan, baka masunog. Pero kung gusto nyo tanggalin yung pan, pwede. Habang naghihinang, kayo tanggalin nyo na. For safety na lang yan, ha? Ito doon. Yes. Ayan. Tanggalin nyo yung pan blade. Kasi baka mamaya mapasarap kayo ng paghihinang. Sunog na pala yung pan blade. Okay, so babalik ako kayo pag nahinang nyo na. Okay, boss. Magkakapi lang ako, eh. Magkakapi. Ubusin ko lang sa labat ko. Okay. Sandali na ba? Ayun na, doon may harang yung malaki sa kabila. Yung nandali ni Boss Dado.
So tingnan natin yung kinabit nilang compressor. Ayan. Okay. So ito yung kinabit nila, pasado ba yung pagkakahinang niya? Veterano boss, hindi halata. Ayan, hindi halata. Hindi halatang maraming ano, tay-tay. Okay, so yan yung hininang ng dalawa, ito. Ayan, so punasan mo nga kung puputi pa yan para magandang balik original boss. Yun, so okay, parang original. Yun, so hindi halatang pinagitan ng compressor. Okay, so, pwede na to. Pwede nang bitawan itong dalawa na to. Kaya nakataas boss. Yan. Nakataas bibitaw. Pwede na. Si paring Isko at si paring Lenny. Nasaan yan? Nagdaling dado. Okay, so assembly nyo na. Babalikan ko ulit kaya. Okay boss. Yan, ibinalik na yung board and itatry natin kung aandar na siya. So pwede nyo siya paandarin kahit hindi pa nakalagay yung tubo ha, para ma-plasing din siya. Oh, yes. Makita natin kung aandar talaga yung compressor. Layo ng punta. Kapag kaya, nag-wrong findings kayo. So, si Dado daw ang magsusholder ng compressor. Yan, total marami naman tong nakuhang ayuda eh. Oo. Palit ako na lang yung unit. Palit unit. Wala, hindi nyo makita yung WBU. Kumuha ka ng tester na analog. Analog. Simpleng simple. May nakasulat na W yun sa ibab. Ano sa ibabaw? Yung, mayroon naman pala eh. Si Dado naman pala eh. Oh, yan. Pakita mo nga Dado sa media. Oh. Hindi yung tinatago mo. Yun, may diagram naman pala eh. Oh, alam kulay ng W. Black. Yan, WBU. Meron siyang diagram na nastakip kaya hindi kayo malilito sa pagbabalik. Okay? Ayan. Sige, kabitin na. Sureball yan, ha? Sureball, boss. Hmm. Sobrang hot ko, pinagpapawisan mo.
Okay na. Yung sensor, hindi na ipit? Hindi, boss. Okay. Ay, yung ambient sensor na lang ilabas niyo. Ayun, galing talaga ng dado, oh. Alam mo pa yun? Hindi na lang balik. Look. Okay na? Okay na, boss. Hindi mga bumabomba. Yun. So, okay na. Medyo natagalan itong mga to kasi dinouble check pa yung wiring kanina. Ayan. So, yung wiring niya ng WBU nakabaliktad sa loob dun sa pinaka-board. Hindi ko alam kung dati nang ganun ang position niya or nabaliktad. Baharing may nag-check. Yan. Kasi ang sinunda nila yung wiring diagram na nasa ibabaw. Ito na yan. Ayan. So, nabaliktad yung WBU. Okay. Kaya pagsalpak nila kanina, hindi maandara compressor. Kala ko kasalanan ng boss. Ayan. So, akala ni boss Dado, kasalanan mo na naman. Ayan. Dali na kasi boss, talaga expensive. Ah, okay. So, okay na. Ikabit niyo yung tubo at subukan natin palamigin. Palamigin. Kung lalamig na siya. Okay. So, iyap mo muna. Mandar na. Okay na po. Ilang ampere? 2.something. 2.1. Okay. Kompletohin niya na nakarga yan. Okay na, boss. Ayan. So, mandar na yung unit natin. Kanina, nagkaroon tayo ng aberya pala. Pero hindi na namin naipakita dito sa video. Yung tapping ng wiring baliktad. Ayan. So, sige, i-off mo muna. Okay na ba? Okay na. So, mapapansin nyo yung unit natin, medyo maingay lang ng konti dahil dun sa vibration ng... Ayan, mapapansin nyo siya, halos bago yung unit. Ayan, oh. Pati yung loob, halos hindi na alikabukan to, eh. Ayan, so yung indoor niya, ito, napakakinis pa. Tapos, yung ibabaw na ito, oh, tingnan nyo, halos walang dumi-dumi. Wala pang dumi. So, masasabi natin na parang bago pa yung unit. Ayan. So, hindi ko alam kasi ang history kung nagamit ba ito ng customer o hindi. And ang naging problema nga natin at naging abirya, yung compressor na yan. Yan, so pinalitan namin ang compressor, okay na. And binalik namin ang compressor, napalitan na namin, may abirya siya na ayaw mandar ng compressor dahil dun sa tapping ng wiring. Ayan, so pakita natin. Kasi dalawang klase kasi ang Mitsubishi, katulad ng itong isang ginagawa namin. Itong isa, yan, Mitsubishi Electric yun. Pero yung ating ginawa ng video ngayon is Mitsubishi Heavy Industry. Okay. Ayan, so i-off mo muna yan. Tanggalin mo saksak. Yun, i-off natin mo. Okay. So pakita ko sa inyo yung wiring kung bakit na kahit kami parang yung wiring ng compressor, ayan, oh. Kung mapapansin nyo, red, white, black. Ang red niya is U, ang B is white, ang W is black. Ayan. So yung isang takip, papakita natin yung isang cover. Nasa isang takip kanina. Yan. Sige. Okay. So, ito yung isang takip ng Mitsubishi
Mitsubishi din siya. Mitsubishi Heavy Industry. Ay, ito Mitsubishi Electric to. Pero yung wiring niya, ang black niya is W. Black, white, red din ang color coding. Pero magkabaliktad siya compare doon sa Mitsubishi Heavy Industry. Asa na yun? Yun. Okay. Ang yun niya, tingnan natin kung may didikit ko ha. Okay. Saglit lang. Okay. Ayan siya o. Yung color coding niya parehas. Black, white, red ang wire na ginamit. Pero ang tapping sa compressor, magkaiba siya. Ang black is yun yung U. And dun sa kabila, ang black niya is yan yung W. Then ang white niya is B. So sa kabila, ang white is B, nagtama siya. So baliktad lang siya dun sa, so red kasi ang W na ito, yung Mitsubishi Electric. Sa Mitsubishi Heavy Industry, okay, so red ang W niya, Mitsubishi Electric. Sa kabila, ang red niya is yan yung U. Okay, so magkabaliktad. So ang nakita namin dun kanina is baliktad ang wiring. Parang ang ginaya, ang nakagaya na wiring is ito, yung Mitsubishi Electric. So hindi namin masabi kung factory defect, nagkabaliktad ng wiring kaya nasira ang compressor, or ayan, nagalaw na ng iba kaya nagkaroon ng baliktad na wiring. Ito. So baliktad ang pagkaka-connect. So maaaring yun ang naging dahilan ng pagkaka-open ng compressor. Kasi napansin ko doon sa unit, kahit kayo makipapansin nyo yan, napakalinis ng unit oh. Ayan oh. So parang kung papansinin natin, bahagyang alikabok lang. Yun. Okay. So okay na naman siya. Umandar na din yung unit. So sa ngayon, under observation si unit dahil pinalitan natin ang compressor. Okay. So tatapusin na namin dito yung video natin. Ayan. So kumaway na kayo. Patay mo yung ilaw dyan, boy. Para gumandang lalaki kayo. Yun. Oh. Ayan na. Mamaalam na kayo. Babalik pa kami. Okay. So, dito na natin tatapusin yung video. Okay na siya. Thank you, sir. Yun. Okay.